Gutom ka na ba? Anytime kumain dyan, oh. Dyan? Oh. Kita lang mag-try. Naman. Okay. Siguro magtatagal tong lockdown, no? Siguro isang linggo lang, tapos ililift na rin nila. Diba? Oo, kaya nga sinabi ko sa nanay ko, huwag kang mag-alala kasi siguro hindi maabot niya sa Baguio. Saan nga gusto ko po? Ah, sige. Diyan ka na. Morning, sir. Morning, sir. Minyo po. May protection pala tayo. Dano mo pala? Ah, oo, no. Dala ko to kahit saan. Sa kotse, sa bag ko. Sobrang precious kaya nito sa akin. Eh, malamang kasi galing Vatican, di ba? Bless ng Pope. Oh. Dami mo ng bansang napuntahan, tapos Baguio, di ka pa nakapunta. Hindi ko makapaniwala. Kanya eh, kaya pwede natin puntahan yung mga tourist spots doon, mga Burnham Park, Session Road. Ah, good taste. Good taste? Kain ka na. Masarap doon pagkain doon. Oo, masarap doon. Kain tayo doon? Pwede. Hindi ka na uminom, ha? Happy ko nga sa'yo, di ba? Hindi na ako ganun bagong buhay na ako. Ibang Jex na ako ngayon. Pero ang sungit-sungit mo. Promise. Siguro tingin mo sa akin. Lasinggera, walang pag-aasa. Hindi, ha? Ang tingin ko sa'yo noon, maganda siya. Ang ganda-ganda mo. Pero may bisyo. Hello po. Yan nga po pala yung cabin nyo. Ito po yung susi. Pag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Thank you. Thank you. Thank you. Kaya? Oo naman. Kumapagod ka eh. Pawisan ka. Sorry. Isa lang pala yung kwarto dito. Hindi ko napansin eh. Okay lang. Pwede naman ako dito matulog eh. Ay, hindi. Ako na dito. Mas manipis ako eh. Kasya ako dito. Hindi. Diyan ka na. Para komportable ka sa kama. Pwede namang dalawa tayo sa kama. Ay, ibig ko sabihin, pwede natin lagyan ng divider na unan sa gitna para pareho tayong komportable. Hindi, actually, sanay akong matulog sa lapag eh. Kaya okay lang yun talaga. Ito na lang ako. Tsaka na para komportable ka.
muna kita. Hmm? Muna kita. Yun na. Ngiti mo kasi dyan, yan yung ngiti na nakita ko sa picture mo sa Vietnam. Tapos nag-PM ako sa'yo, tapos sinin-zone mo ako. Eh, out of the blue ka kasi nangangamusta. Tapos pasakay ka pa ng barko. Alam ko, mangungutang ka eh. Hey God, grabe mo ako, Ginaj, ha? Hindi ha. Hindi ba ganun yung mga nangungutang sa FB? Nag-uumpisa sa, oy, musta ka na? Pero at least sumagot ka. Kasi sobrang lungkot ko nun eh. Ano yun yung look forward ko araw-araw yung chat natin. Pero pag nagpo-post ka naman ng picture sa FB niyo, parang saya-saya niyo naman ang pamilya mo. Masaya naman talaga kami. Noon. Yung partner ko, kaso nag-iba lahat nung nagkaanak kami. Biglang liit na daw na sweldo ko. Mag-abroad na daw ako. Pero hindi ko kaya eh. Hindi ko pa kayang mawala sa anak ko. Until one day, biglang ayaw niya na. Sabi niya na lang sa akin, maging parents na lang daw kami sa anak namin. Hirap pag long-term relationship natatapos, no? Tapos feeling mo, scarred ka na for life. Well, ako naniniwala naman ako na nasaktan tayo, nasugatan tayo. Hihilom din naman yung puso natin, eh. And pag dumating na yung tamang tao para sa'yo, pwede mag-start over ulit. Pwede ka nang... magmahal ulit. Jex, yung sinabi ko sa'yo sa Tagaytay, seryoso ako dun. Sa St. Peter's Basilica ako pa talaga yun. Sabi kasi nung pinagtanongan ko doon na yun daw pinaka-okay bumili niyan. Sobrang haba nga ng pila. Hindi ako nakakain. Sobrang ako nagutom. Grabe effort, ha? Pumila ka pa para dito. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, kinita mo ko agad. Ingat ka. Paisipin ko may gusto ka sa akin. Meron nga. Gusto kita. Nasa barko pa lang ako. Gustong-gusto na kita. Pagtapa ko dito, ikaw agad yung hinanap ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Di pa kasi ako ready na lagyan ng label kung ano man ang meron tayo ngayon.
pwede ko bang malaman kung bakit? And malibang isipin ko na yung pagpunta natin sa Baguio, wala lang. Hindi ba pwedeng sumama ako because I enjoy spending time with you? Dahil ba pumayag ako, may expectation na agad? Hindi naman. Hindi yun yung gusto kong sabihin. Ma? Anak, okay ka lang ba dyan? Anak, sinong kasama mo dyan? Nag-aalala kami sa'yo. Dati ko pong kasama sa trabaho. Anak, panuurin mo yung balita. Kalituhan ang bumungad sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Sa Metro Manila, may ilang mga uuwi na hindi pinayagang makatawid sa mga checkpoints. Dito kami para sa'yo.